Para sa mga parokyano ng Grab at Uber dyan, lalo na ngayong malapit na ang Pasko. Nako, pansinin niyo po dahil baka masyadong mataas ang singil sa inyo ng mga yan. Katulad na lang ng isasagawang monitoring ng LTFRB, kung anong klaseng monitoring ba ang isasagawa ng LTFRB. Dami nang minomonitor ng LTFRB. Alamin natin sa report ni Mavel Arive. Tututukan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng Uber at Grab ngayong Christmas season. Ayon sa LTFRB, mas imomonitor nila ang TNVS para matiyak na hindi ito lalabag sa regulasyon sa fare surges o mataas na singil. Humingi ng pasensya ang LTFRB sa commuters sa himutok ng mga ito na matagal silang naghihintay bago makabook ng biyahe. Nangyayari umano ito kapag nagsasabay-sabay mag-book ang mga pasahero, lalo na kung rush hour at kung masikip ang traffic. Payo ng ahensya, para hindi mainip o uminit ang ulo sa matagal na paghihintay, iwasang bumiyahe ng peak hours para hindi mahirapan. Sinasabing hindi na sapat ang bilang ng mga nag-ooperate na Grab at Uber sa pagharang ng LTFRB sa bagong operator sa gitna ng mataas na demand ngayong holiday season. Para sa MBC Network News, Mavel Arive, DZRH News, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.